Guys, so I just want to share you this story way back 2013 after Yolanda. We went back here in Manila after the washout, so we're back to zero. Everything that we have in Samar are almost gone, our resources. So we decided to bring the kids back here and find something else to start. So bumalik kami by bus, and then years passed. 2014, I'm working at Concept One. It's an automobile rims and tires shop. So I thought everything's going well. I have monthly income, I have a home, and we're staying here in Dansalan. My Zack, how old are you? I'm 10. No. 2014. I was 2. I was 2 years old. Yeah, 2 years old siya noon. 2014, 2015. I used to live in Dansalan when I was like 1. When I was 1 years old. No, you were 2. You were 2. When we live here. Yeah, so, as I remember, that was 2014-15. I'm working, and so I'm leaving daily for work. Morning up to 6 p.m. yung work, so mauwi ako. Pagod na, kailangan na magpahinga, wala na akong masyadong time kay Zack. Hindi ko napansin, at that time, he was 3 na. Pero, napaka, ano lang nun salita niya, iilan lang, kumbaga, unlike Harry, who talked early, like, Harry is, how old are you now? How old are you? Yeah. 2, yeah. She's 2, but when Zack was at that age, he barely talked. Pero hindi ko napansin yun kasi nga sobrang busy ko. Nandito kami noon sa Manila. So I'm working every day. Ang focus ko is to earn money kasi hindi pwede ditong wala kang money. Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong magkaroon ng resource, ng source of income para maka-survive, survival. So, what I did was meron kaming nakuhang helper, si Mira, yung girlfriend niya pa. At that time, girlfriend pa siya ng cousin ko. Excuse me. And mama also as well is here. My mom was with Zack and a babysitter. So I work to provide for our needs and to pay for everything here, including the helper and the babysitter who's with Zack every day while I'm away. So, to make story short, all of my friends that are living also here, all of their children, same age as Zack, they're talking na. So I wondered why Zack is different, why Zack isn't
was not talking. Sabi ko, bakit anon? Pag umaalis ako, walang... I was diagnosed with... Later! I will tell them later. I'm not into that part pa eh. So, I... na-observe ko na bakit ano, bakit wala nga namang bye mom, I miss you mom, pagdarating ka, diba yung typical na bata, pagka working yung parents nila, may ganun. So, nandito kami nun. Remember, nandito kami nun sa Manila. And in this place, in this part of the house, ayan, this is my worship, ano, parang ito yung ginawa kong worship area. Because I can see the sky so clear in the morning and during nighttime na sobrang amazing. So nagtaka na ako na bakit ano, bakit si Zack kakaiba na hindi pa siya nagtutok. And then nagkasakit siya one time, parang common flu, pina-check up ko siya, and then there's a pedia there, pediatrician, na nagsabi, why won't you bring your son to sped? So ako, normal na may anak si Damian, hindi naman, wala namang nakapansin na ganun. Ang sabi niya sa akin, ano, try mong dalhin yung anak mo sa sped, which is, what's that? Parang special, developmental something ganyan na specialista para ma-diagnose yung bata if meron siyang condition. So, meron siyang ni-refer na DepEd sa Medical City. And then, hindi ako nagdalawang isip na dalhin dun yung bata. Kasi nga, nagtataka na rin ako. And, kinukutuban ba yung instinct na, oo nga, parang may something nga yung anak ko. So, dinala ko siya sa Medical City. At that time, ako lang, most of the time, actually, lagi lang ako yung mag-isa. Harry's playing with the pastel. Ay, not the pastel, Harry! Give me that! And then, parang, yung check-up ng DepEd doon sa Medical City is ano, sobrang pila-pila doon na kailangan mag-aantay ka kasi by appointment siya. So, I'm with my son Damian. So, Zack undergone test. Like, meron doon mga itatanong kung ilang taon na siya, kung ano yung kakayanan niya, kung how many words he can say, how... what can he do by his age. And then, after that, hindi agad nakuha yung result. So, when I get back, I'm alone na. I'm with no one. And when I received the result, parang nag-gets ko agad na I can remember kung nakalagay doon na he's with ano na talaga, under the core of autism. Autism, right? Autism. So, kasi dinala ko pa yung result sa developmental pedia talaga, dun sa mismong doctor. So, when I get back home, dun na ako parang ano, yung sobrang nag-crush ka. Sobrang yung fear na what will gonna happen to your son, what will gonna happen to your child when he grows up, if he is autistic, if he can't talk, diba? Anong mangyayari sa kanya kung ang masasabi niya lang is mom or no, yes. That's why pala he kept on crying kasi... yeah, it's a paintbrush. Kaya pala, iyak siya ng iyak kasi that's his way of telling us what he want, what he need. Kasi
main character ng autistic child is they can't talk, they cannot express themselves. So after that, that day, that night, hindi ko alam, parang wala akong magagawa, parang wala nang mangyayari, wala nang paano na, parang wasak na yung mundo mo, parang hindi mo na, yung acceptance na anong mangyayari, na paano na to, paano na ako mag-work, paano lalaki pa yung anak ko ng na kakaiba, na hindi matatanggap ng public, na separate sa ibang tao, di ba? Yung lalaki ba siya na, yung kawawa na itatrato siya na kakaiba siya. So, iyak ako ng iyak. Kasi, mag-isa lang ako eh. Mag-isa lang ako na nakaalam na may something pala, na may needs pala yung anak ko, na kakaiba pala siya, na he is special pala. And so, I told his tatay na na-diagnose nga siya with that. But still, he preferred to stay. Hindi ko na-elaborate kung why and how. But as I remember, pick it up. Pick it up. Yung mga sumunod na araw, after that, wala akong ginawa kundi lumuhod dito sa area na to. Because this is my praying, parang battle room. Parang war room. Dito naglalaban yung spirit ko, tsaka yung, alam mo yun, yung kahinaan ko, lahat. Dito ko iniiyak. Ayan, dito ko kina-cry out to the Lord lahat ng pinagdaraanan ko that time. Kasi, ayun yung weakness ko eh. Yung kung anong pinagdaraanan ng anak ko, parang 100 times na nararamdaman ko yung pinagdaraanan nila. Like, kung nagkakasakit sila. Eh, yung kay Zack, hindi siya normal na sakit eh. Hindi siya sakit eh. Kumbaga, it's a condition. It's a gift. Kung yun yung pananaw ko. Pero kung sa iba, it's a burden, di ba? So, hindi ko agad siya in-accept. Nandun pa ako sa stage na in denial ako, na I'm so scared, I'm so terrified what will gonna happen to him. So, I already accepted Jesus at that time. That was 2014 eh, when I accepted Jesus as my Lord and Savior. So, I have Jesus na. So, at that time, I kneeled. I cried it out loud. I prayed. Never ending, unlimited. Wala akong ibang alternative na, wala akong ibang alam na gawin, kundi umiyak, kundi tawagin siya. Na, ano, paano na, paano. Nandun, pero at the same time, yung takot pa rin yung nangingibabaw. Kasi hindi ko pa alam na kung sino ba siya, kung ano yung kaya niya, kung hindi ko pa ganun ka kumbaga minamaliit ko siya eh. Kumbaga hindi ko alam na ito palang nasa likod ko, lahat siya yung nag-create, di ba? Eh yung problem ko, ang kung titignan ko yung whole picture, is so, ano lang, napakaliit na bagay lang para sa kanya. Ang problema is, yung nangingibabaw sa akin is yung fear. So, what I did is, tinuloy ko lang yung buhay ko. Syempre, kailangan kong mag-work. Pero, he gave me a wisdom na you need to choose kung tututukan mo ba yung anak mo, i-give up mo yung work mo, and I will be the one to provide for you. So,
Eh, ang weakness ko nga yung mga anak ko eh. So, wala akong hindi kayang gawin para sa kanila. Kung kailangan ko mag-resign, mag-resign ako. Immediately, I submitted my resignation letter to my boss. My boss, guys. And that's it. Our journey is start. I brought Zack to a near bookstore na I never thought it was a Christian bookstore pala. So, what we found there is yung makakapal na Bible book for kids. Kaya ang hinahanap ko lang talaga is letter. Letter na ABCD, yung chart na para i-ano ko na siya, i-tuturuan ko na siya na magsalita kahit ABCD lang. Tapos, but, you know, amazing na ang nabili ko is a Bible. And then, every night, kasi nga, wala na akong work, wala na akong, hindi na ako pagod masyado pag, kasi wala na akong work. I have the time. I still have work, but not the work na may salary. Because mothering is the greatest work. Yun lang, walang salary. I'm still working. So, wala na akong maid kasi hindi ko na-afford magbayad. So, na every night before bedtime, during bedtime, before sleep, binabasahan ko siya ng story, Bible story book for kids. So, dun siya nakakita ng pictures and nakikita niya yung si Genesis na may mga animals. So, na-appreciate niya yung mga pictures and then I keep talking and talking and talking and talking. Kaya, he started talking. You know, what's the greatest, yung greatest lesson na ano ko doon is that kung minsan kasi na overwhelm tayo sa masyadong maraming bagay. Hindi na natin nakikita yung totoong bagay na makapagbibigay sa atin ng buhay. Look at what happened. Masyado akong naging kumpiyansa, naging confident na yung anak ko okay lang, yung anak ko lalaki na kagaya lang ng ibang mga normal na kids. Ang kailangan niya pala is a mom who will spend time with him, who will take care of him, will love him unconditionally without anything in return. And diba? That's how God loves us. Did he ask us to pay for everything that he did? For dying for our sins? Hindi, diba? So, siya nga na nasa kanya na lahat, diba? Ginawa niya yung hindi naman natin deserve. Yung pa kayang anak natin na nanggaling sa atin mismo. Diba? Hindi ba natin kayang gawin na i-give up yung everything just to give them time, to give them the love that they need, and to just enjoy. And yun lang naman talaga yung mga kapagbigay sa atin ng totoong kaligayahan eh. Yung mga bagay na valuable and priceless. Hindi nag-aantay ng kapalit. And look at him now. Zack, come here. Zack, come here. How old are you now? I'm 10 years old. And you are what level are you now? I'm grade 5. And I am diagnosed with Asperger's syndrome. Yeah. And you are one. Else. I have missed this place. The one? I have missed Mandaluyong. Ah, you miss this place? Yes. Are you having fun? Yes. Are you enjoying? Yes. I miss other points of interest here. Like what? You know, remember Medical City. Yeah, you remember that thing. Yeah. Where I am, my therapy. Yeah. Love you.
that's it. Bye. Lauren, praise the God.